Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin kung ano yung dapat mong gawin kapag merong mga naninira sa industriya natin sa network marketing business. So, sino-sino yung mga taong madalas manira? So, ito yung mga kaibigan, kamag-anak, kakilala natin, or cold market prospect, mga di natin kakilala, alam mo yan. Pero before tayo mag-proceed, kailangan muna nating maintindihan yung difference ng negative sa naninira. So, yung mga negative na tao, sila yung may mga negative lang na opinion dito sa industry na ginagawa natin. Pero usually, hindi naman talaga sila naninira. Kasi yung mga naninira, talagang ginagawa nilang career yun yung paninira. Pag yung mga negative na tao nagsabi ng negative about sa network marketing, usually sinasabi lang nila, ay, mga nasa taas lang kumikita dyan, scam yan, whatever, blah, blah. Pero sa kanila na lang yun, eh, hindi na nila ini-spread yan. Pero yung mga naninira, talagang kinakalat nila, uy, alam mo ba yung networking, yung mga nasa taas lang kumikita doon? Yun yung mga naninira. So, iba, magkaiba yun, okay? Para at least maintindihan nyo yung difference ng naninira sa negative. Yung mga negative, may misinformation lang sila. May maling pagkakaintindi lang sila sa network marketing. Yung mga naninira, meron din silang maling pagkakaintindi sa network marketing. Pero sila yung topic natin for this video. Usually, itong mga naninira ng mga tao na to is hindi naman talaga nila intention manira. Merong iba na intention talaga nilang manira. Pero sa karamihan, sa based on my experience, hindi naman talaga nila intention yun. Nagbibigay lang talaga sila ng opinion. Paano mo siya masasabing paninira? For example, meron akong sinabing tao. For example lang, sana walang kapangalan. Okay? Si Tiburcio Madlang Tuta. Sinabi ko na si Tiburcio Madlang Tuta ay isang scammer. No? Tapos, pag tinanong ako, anong patunay ko? Tapos sinabi ko lang na wala, feeling ko lang. Or narinig ko lang kasi sa iba eh. Hindi ko pwedeng sabihin na, hindi fact yon, paninira yon, naninira ko kasi wala akong matinding or matibay na ebidensya. And unfortunately kasi yung mga tao, mas madali silang maniwala sa negative kaysa sa positive. Okay? Napaka-powerful kasi ng negative. So para at least naiintindihan nyo yung ganun, hindi mo po siya pwedeng sabihin na paninira kung meron naman siyang matibay na ebidensya at hindi mo siya pwedeng masabi na fact or katotohanan kung wala naman siyang matibay na ebidensya. Okay? At least naiintindihan nyo yung pagdating dun sa part na yun. So ano yung dapat natin gawin sa mga taong naninira sa industry natin? Diba kasi recently merong nag-message ba or nag-comment sa akin na meron daw isang baka alam nyo na kung sino, no? Nandito siya sa YouTube, no? Huwag nyo na lang i-comment dyan. Kung alam nyo na yun. Huwag nyo na lang i-comment kung sino yun. Hindi ko alam yung buong story. Hindi ko alam yung ano sa kanya kasi meron lang akong ilang mga videos na napanood about dyan, about sa mga sinasabi niya, tapos about sa sinasabi niya sa network marketing na hindi ko naman pwedeng sabihin na walang katotohanan yung sinabi niya, especially nung sinabi niya na mas kokonti lang yung nagiging successful sa network marketing. Totoo naman talaga yun eh. At sa kahit anong industriya naman talaga, ganun. Mas konti talaga yung nagiging successful kahit saan. Ang pinakang point ko lang dito, wala tayong magagawa na dun eh. Wala na tayong magagawa doon. Ang gusto ko na lang na mag-focus kayo is doon sa bagay na mas importante, which is yung production nyo. Okay? Yung production nyo. Hindi yan nakaka-apekto. Sa totoo lang, hindi yan makaka-apekto sa negosyo mo kung hindi ka nagpapa-apekto. Ito, bibigyan ko kayo ng example. Tatanong ko sa iyo, yung mga lodi mo, yung mga successful mo na uplines, karamihan sa kanila, pinapansin ba nila yung mga naninira? Yung mga katulad na gano'n, okay, naninira. Pinapansin ba nila yan? Di ba hindi naman? So, di ba sa totoo lang, parang mas sila pa yung maaapektuhan kasi malaki sila. Pwedeng masira yung negosyo nila dahil doon. Di ba? Bakit di nila pinapansin? Di ba? Kasi, mas lalo mo lang binibigyan ng energy yung gano'n. And at the same time, pag pinansin nila yan, lahat ng mga, majority sa mga tao sa ilalim nila, papansinin din yun. Eh, hindi naman lahat is katulad nila ng mindset na naiintindihan na may mga tao talagang gano'n ang opinion, may mga tao talagang gano'n ang ginagawa, eh hindi lahat. So, yung marami dun sa mga organization is madadown, maninegative, kasi hindi nila naiintindihan. Kaya hindi pinapansin yan ng mga successful na uplines. Ah, hindi pinapansin ng mga successful na tao. So, usually yung pumapansin lang talaga sa kanila yung mga walang nagiging resulta eh. Kasi ito yan eh, most of the time nagiging sabotahe rin ng mga nagsisimula dito sa industriya natin, sa network marketing. Nagiging sabotahe na lang siya. Ano ibig ko sabihin? Merong mga members dyan na humahanap lang ng dahilan or justification bakit hindi sila kumikita. Instead na harapin nila yung katotohanan na tamad sila. Okay? Kaya hindi sila kumikita. Tamad, hindi committed, ang daming dahilan, ang daming excuses kaya hindi sila kumikita. Ganito yung gagawin nilang excuses eh. Eh, sinisiraan kasi kami. Sinisiraan niya yung business namin eh. Kaya hindi ako makapagpasali, kaya hindi ako makabenta kasi
kilala siya, isikat siya, sinisiraan kami eh. So, nagiging justification, nagiging loser justification. Bakit? Paano ko nasabi? Kumikita pa rin kami. Nakakabenta pa rin kami. Nakakapagpasali pa rin kami kahit may ganong naninira. Diba? Kahit may ganong kung ano-anong sinasabing negative sa industriya, tuloy-tuloy pa rin yung production namin. Hindi kami naapektuhan kasi hindi kami nagpapa-apekto. Ganun lang yun, kasimple. Diba? Sinasayang mo lang yung energy, sinasayang mo lang yung oras mo sa mga ganyang bagay, sa kahit na ano. Diba? Andali lang kasing sabihin na wag na lang pansinin. Pero sa totoo lang, yun lang talaga kasi yung dapat natin gawin. Wala na tayong ibang magagawa. Lahat ng tao may mga kanya-kanyang opinion yan. Diba? May mga, lahat ng tao may mga kanya-kanyang masasabi yan. Kahit anong gawin mo, kahit gawin mo man ang tawa, ang tama, gawin mo ang mali, meron at meron pa rin naman silang sasabihin. So bakit sila yung pinapansin mo sa halip na mag-recruit ka na lang or magbenta ka na lang ng product mo? Kaya wala kang kinikita, ikaw yung problema, hindi sila. Diba? Kasi bakit kami kumikita pa rin naman kami? Bakit yung mga lodi mo kumikita pa rin, nakakapagpasali pa rin? Bakit yung mga companies na sinisiraan? Bakit tuloy-tuloy pa rin ang paglaki nila? Kasi hindi naman nila pinapansin yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na ganyan eh. Ikaw, tingnan mo ikaw, ano ginagawa mo? Masyado mo dinidibdib, masyado mo pinapansin. Tingnan mo resulta mo ngayon. Ah, diba? So, I hope na naiintindihan mo na kung ano itong sinasabi ko sa'yo. Instead na gamitin mo yan as an excuse bakit hindi ka kumikita, no? Pwede mo siyang gamitin as motivation. Sa mga ganitong bagay kasi, hindi natin kailangan makipag-debate sa kanila kasi napaka-bias niyan eh. Siyempre, sila, hanapin nila kung ano yung pabor sa opinion nila. Tayo, hanapin natin kung ano yung pabor sa opinion natin. O, nag-debate tayo. Kung man, kapag nanalo ka ba, kikita ka na ba? Kapag nanalo ka ba sa debate nyo, successful ka na? Hindi, yung pride mo lang naman yung na-feed eh. Yung pride mo lang masarap sa feeling na tama ka, pero wala naman nangyari sa'yo, di ka naman umasenso. Yun yung ibig sabihin, sayang yung oras. So instead, gamitin mo na lang na motivation yun. Kung gusto mong patunayan sa mga taong naninira na maganda yung industriya natin, ipakita mo sa gawa, ipakita mo sa resulta, hindi sa kung ano-anong sinasabi mo. O hindi sa kung ano-anong mga logical na debate o mga logical na information. Ipakita mo sa gawa, ipakita mo sa resulta. So for example, kung gusto mo maging maganda, isang sa mga example, kung gusto mo maging maganda ang tingin ng tao sa network marketing, is katulad nitong ginagawa natin sa Ethical Nation, hindi ka nanluloko ng tao. Indirectly, pinapatunayan mo sa mga tao na hindi lahat ng network marketers is mga manluloko at mga power-power lang. Diba? Dahil ginagawa mo kung ano yung tama, ibig sabihin, pinapakita mo sa gawa, pinapakita mo sa resulta mo. Another example, kapag kumikita ka na sa negosyo mo, gawin mo, mag-produce ka lang, magbenta ka lang, mag-recruit ka lang. Pag kumikita ka na sa negosyo mo, help other people. Mag-donate ka sa charity, gumawa ka ng tama. Itulong, balik mo sa ibang tao yung blessings. Diba? Ipakita mo sa tao sa resulta. Diba? Halimbawa, nag-donate ka sa charity, tapos nalaman ng mga tao, ang malaki dinodonate mo, halimbawa, tinanong kanila, anong ginagawa mo? Bakit? Paano ka nakapag-donate ng ganyan? Paano ka nakakatulong ng ganyang kalaki? Sabihin mo, network marketer ako. Isa akong ethical network marketer. Pinagaganda mo yung industriya natin sa gawa, sa resulta, hindi sa kung ano nung pinagsasasabi mo. Yun ang ibig kong sabihin. So kung gusto natin mapatunayan dun sa mga tao na mali sila sa sinasabi nila na pangit yung industriya natin, pakita natin sa gawa, sa resulta, hindi sa salita, hindi sa debate, hindi sa pakikipagtalo sa kanila. Walang nananalo sa pakikipagtalo. From the word itself, pakikipagtalo. Pares lang kayong talo. And sa totalang pag the more na pinapansin mo sila, sila yung nananalo eh. Kasi yun ang gusto nila eh. Nagpapapansin sila eh. Gusto nilang mapansin sila eh. Nananalo sila the more na pinapansin mo sila. Tapos walang nangyayari sa'yo. Napapatunayan lang. Kakabigay mo ng oras sa kanila para debatehin sila or makipagtalo sa kanila. Sa kakabigay mo ng oras sa kanila, nagiging tama yung sinasabi nila na maraming hindi nagiging successful sa industriya natin. Kasi walang nangyayari sa'yo the more na ginagawa mo yun eh, na nakikipagtalo ka sa kanila or the more na pinapansin mo sila. Wala kang nagiging resulta. Hanggang dumating yung point na sasabihin mo, ay, tama nga siya. Hindi nga magiging successful. Eh, kasalanan mo yun eh. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay, so I hope naiintindihan nyo na itong sinasabi ko. Make sure i-apply nyo kung ano yung sinasabi ko. I-apply nyo kung ano yung itinuturo ko dito sa video to. Sayang yung oras mo. Sayang yung panahon mo sa pagbibigay ng oras sa mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta. So, question of the day. Comment mo sa ilalim. Ano yung pinakang tumatak dito sa isipan mo dito sa mga pinagsasabi ko sa iyo ngayon? Kung may mga kilala ka, mga friends, members mo, na downlines, crosslines, or anyone na friends mo na network marketers na alam mo matutulungan itong video, i-share mo to sa kanila. Click mo yung like kung nagustuhan mo itong video. By the way, meron akong ginawang free online course, which is
yung Walang Pawiran Bootcamp, kung saan itinuro ko kung paano ka magiging successful sa network marketing business sa ethical na paraan. Hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito, Walang Pawiran Bootcamp, or kung saan mo man pinapanood to, hanapin mo lang yung Walang Pawiran Bootcamp, yung link papunta doon, that is a free online course lang naman. So, pwede mo siyang i-access para marami ka pang matutunan. So, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Yo, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!